ako nabiling product ngayon, yung nasa description, may nakita kasi ako sa mga Facebook page, sa mga community na may mga bumili nito. Tapos yung iba, parang minodify nila. Gusto kong makijoin dun sa hype. Ayan, hindi ko na masyadong papatagalin. Ito yung binili kong item kanina na talagang dinayo ko pa sa ECPC. Ito yung Rock Dasig Gaming Mouse. Yan. Actually, napakamura ng gaming mouse na to, guys. Nabili ko lang siya 495 pesos. Samantalang yung gamit ko ngayon ito, yung Logitech G502 Hero natin, I think 4,000 niya nabili. Ito, guys, imo-modify ko din siya mamaya tulad nung nakita ko sa video na napanood ko. Basta yun, yung may napanood akong video, imo-modify ko siya. Yung mouse daw na to, napakabigat. So, ako kasi, yung mga pinakauna kong mouse, sobrang magaan na, frictionless pa. So, biglang napunta ako dito sa G502 Hero. Actually, nabibigatan talaga ako sa kanya. Napansin ko na mas mabigat pa pala to kaysa dun sa G502 Hero. Pero, may technique para pagaanin. Hindi ko na masyadong patatagalin, bubuksan na natin to. So, yan, dito lang tayo, side lang tayo ng konti. So, unboxing muna tayo para naman humaba ng konti yung vlog. So, yan, napakabilis na yung buksan. Ito parang manual or something, hindi ko na kailangan yan. Panalaglag kagad. May cover na gano'n, parang kunwari may suspense daw pag bubuksan mo na. So yan o, naka-plastic yan. Yan yung kasama niya, tatanggalin ko na agad. Baba. Limang natin sa baba. So yan, naka-plastic. So basically guys, ito na yung ating gaming mouse. Kita niyo naman. Yung build quality niya guys, okay naman siya tignan. Parang premium talaga siya tignan. Kukompare ko dito sa G502, pag ginano natin, medyo parehas naman sila. Ipa-plug ko muna to para makita natin yung effects. May gagawin kasi ako dito mamaya, tapos mas gaganda yung lighting effects nito. According dun sa video na napanood ko din. So gagayain ko lang. Kaya binili ko talaga tong product na to para lang matry ko kung talagang totoo yung sinasabi dun sa mga video na nakita ko. Yun lang. Namuha lang naman siya kaya okay lang. Di naman to sponsored ah. Lagi natin binibili yung mga item na nire-review natin dito. Walang masyadong RGB dun sa top portion niya. Maliban dito, may lalabas dito ng konti na RGB. Yung ilalim, tsaka yung ito. Tsaka may rock na logo dyan, no? Ay, na, yan. May nakalagay na rock. Dyan, umiilaw siya. Nakita nyo yung konting pag-feature natin sa ating Rock Dasig. And syempre, yung parang comparison niya ng konti dun sa G502 Hero. So ngayon, lights off naman tayo. Para mas makita nyo yung effects ng RGB niya, diba?
medyo nakita na natin yung konting comparison ng dalawang mouse and yung konting feature ng RGB na tong Rock Dazzy. Tulad nung nasabi ko kanina, imo-modify natin ng konti tong mouse na to. Unang-una yung bigat niya kasi mabigat talaga to, guys. Weight nitong G502 is yan. 128, ano ba yan? Grams? 128 grams yata. Tapos, pagpalitin naman natin. Ito naman. Ito nyo naman. 135 grams. So, kita nyo naman na mas mabigat talaga ng konti itong Rock Dazzy. May itatanggalin tayo dyan sa loob dyan. Kung mapapansin nyo ngayon, di ba ito? Kung nakikita nyo, wala siyang RGB. Pero, tatayin natin na palabasin yung RGB dyan. Kakabili ko lang ito kanina, pero... okay lang naman buksan natin at ma-void na yung warranty. Actually, mga 1 hour ago, kakabili ko pa lang. So, pag binuksan ko siya, void na yung warranty niya. Unang tinanggal natin yung backplate niya na ganito. So, medyo may kabigatan din to, konting-konti lang. Tapos, tinanggal natin yung cover nito para lumabas yung dalawang screw. So, bali, anim yung screw niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun yun. Dadaan-daanin natin na iangat. Ayun! Natanggal na natin. Ayun! Yoohoo! Meron dito ng parang pampabigat talagang pinga. Tatanggalin natin yan. Kasi mabigat talaga yan. Ito, tinanggalan lang natin ito, ah. Timbangin natin. Ano? Diba? 25 grams kagad yung mababawas, diba? E di, kanina 135 grams. Kung babawasan natin ng 25, e di 110 grams na lang. So ito, ang bigat din pala, 17 grams din. Yan yung ilalim nyo. Tapos, ito, pwede nyong tanggalin. Huwag nyo nang ibabalik kung gusto nyong mas gumaan pa talaga. Gusto natin na palabasin yung RGB dito. Yun talaga yung main purpose ng pagbukas natin. Aside from pag-aanin siya. So, tatry natin na buksan yan. Una muna natin tatanggalin itong mga gilid na to bago natin maangat tong nasa itong taas na to. Pero syempre, huwag niyong kalimutan na dahan-dahan lang kasi baka maputol bigla. Pag may naputol dyan, wala na. Walay na. Yun! Tanggalin natin ang pangalawa. Kapag natanggal nyo na yung dalawang nasa gilid, ayan, wala na yung nasa gilid. Ito na, iangat nyo na yung nasa taas. May itatanggalin ulit tayo dito mga lock. Ayan. So, sabay-sabay natin tatanggalin yan. Ipupush natin ng konti. Ayun! Natanggal ko din sa wakas! Ayan na, natanggal ko na siya, guys. Ayan o. Diba? Ayan o. Diba? Kung paano natin mapapalabas yung RGB dito, ang technique or ang secret, ito. Ito lang. Ayan lang. Meron dito na naka-cover na kulay black na para siyang, ano tawag nito, yung matigas na foam. Parang matigas na foam, hindi ko lang talaga alam kung para saan to. So, dahil doon, dahil parang para sa akin, so wala naman siyang kwenta, tatanggalin ko na lang siya. Mas gaganda pa yung mouse natin. Tanggal na yung kulay black niya, guys. Walang-wala na yung kulay black niya. Pero may natirang ano, yung medyo madikit-dikit. Kasi, yun nga, yung parang, di ba, pag nilagay mo talaga ng madikit, usually ganyan. So, ang gagawin natin, kung talagang gusto nyo totally matanggal yung dikit niya, ayun, medyo dumidikit ako. Alcohol, di ba? So, kapag kailangan nyo ng alcohol, Green Cross Isopropyl 70% Solution Alcohol. Sponsor! So, tatry kong ibalik na yung mga piyesa. Nabalik ko na yung top cover niya. Ngayon naman, ibabalik na natin siya dito ng dahan-dahan. So far, napakagaan niya na. Sobra, napakagaan niya. Titignan natin ngayon kung ano yung magiging weight niya. Kanina, 135 grams yung weight ng mouse na to. Ngayon, tignan nyo. Tadang! 97 grams na lang.
97 grams na lang, guys. So, nawalan siya ng 38 grams. Sobrang gaan niya na. Napakaganda na sa kamay kasi ganito yung mga gusto kong mouse, yung magaan lang talaga. Tignan niyo yung ano, yung G502 Hero. Wala naman siya, plastic lang yung ilalim niya, di ba? Pwede mo itong dagdagan ng weight, di ba? Pag tinanggal mo yan, eh no, may mga lalagyan siya ng weight. Ano, akin nyo na lang dun sa, ano, dun sa vlog kong G502 Hero. Tapos yan, pwede natin ibalik yung cover. Ganun lang, di ba? So yan, di ba? Tignan natin kung successful yung ginawa nating pag-tweak. Yung gilid. Gilid. And syempre, guys, yung pinakaabangan natin ang kanyang ibabaw! Meron na! May RGB na! Yan yung gusto nating ano, palabasin kanina. Kaya kung ano-anong pinagagagawa natin sa loob nito. So guys, successful! Hindi natin nasira yung mouse. Gumagana pa naman. Mas gumanda kasi yung RGB niya. Off lights naman para makita natin ang gusto yung RGB. May natutunan kayo, especially kung paano natin may improve yung aesthetics nitong Rack Dassy na new gaming mouse. Thank you nga pala ulit dun sa mga video na napanood ko kasi kung hindi dahil doon, hindi ko maiisip na gawin to. Ngayon pa lang ako bumili ng Rack na product. Ito, for me, okay na okay siya. Hindi ko alam kung ano yung magiging performance niya, pero yun, sa ano pa lang, sa looks pa lang tayo, sa aesthetics pa lang, doon okay na ako. So hanggang doon na lang muna yung vlog. Huwag nyong kalimutan mag-share, mag-like, mag-subscribe, mag-comment kung ano yung gusto nyong i-review natin. Magbigay kayo ng ideas. Enjoy ko na muna tong bagong gaming mouse natin. And then, yun! Babush! We're smoking and we're sipping. We're doing it the biggest.